Sita Organic Demo Farm. Nandito tayo ngayon sa San Gabriel 2nd, Bayangbang, Pangasinan. At ngayon ay January 10, 2016. So interviewin natin yung gumamit ng ating microbial inoculant, Insta Organic Farm. So sir, itong tanim nyo sir, kailan to naitanim? Naitanim to sir, November 6, 2015. So ngayon January 10, nasa 2 months and 4 days na ito. Oo sir. Tama sir, no? 2 months and 4 days. So sir, pwede nyo bang explain sa amin kung ano ang advantages ng nagawa ng ating produktong Insta Organic Farm Microbial Inoculant? Sa pag-i-spray ko ng kwan sir, ng MI ito sa maisan ko, mabilis siyang kwan sir, lumaki. Napansin mo mabilis? Oo, mabilis lumaki. Konti nga puno lang ang magagamit, natutulungan na ng MI. Napapaisin niya yung one, yung araw ng pag-ani. Okay, so ngayon sir, 2 months, pwede ba tayong tumingin ng bunga? Makita natin yung sample ng bunga. Opo sir. Tingnan mo sir. Tada, ayan. Pwede natin pitasin yan sir, makita natin. Buksan. Sige sir. Pwede tanggalin natin. Okay. So ito po, 2 months and 4 days. Tara, dito tayo. Yan, ito yung naging bunga niya after 2 months and 4 days. So sa makatuwid, mas mabilis lumaki ang mga mais. So mas mabilis maani. Dati 120 days ang inaabot. So ayan, putol. So nakikita nyo po, ito batang-bata pa yung mga putol yung ano natin, mais. Bilangin mo ba yung... Bilangin natin yung layer. So tanggalan natin ang isa, tapos bilangin natin. Okay, ganito lang sir yan. Pagbuhay lang, hatiin mo lang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14. Okay, 14. So ito, nasa 14 layers. Anong variety po to sir ng mais? Kwanto sir? 4097. 4097. Okay. Ang kagandahan dito, mas maaga po siyang lumabas ang bunga. At napansin nyo po, medyo malalaki na ang mga bunga niya. At ang tataas po ng puno, matataba ang mga sanga. At mas healthy po siya. Ngayon, pupuntahan po natin yung kabilang maisan, which is na gumagamit ng traditional na method. So sa mga tuwid, nag-aabono, nag-spray ng insecticide, pesticide. Then dito naman po sa kabila, ayan, tingnan natin, napaka-healthy ng mga tanim na mais using only microbial inoculant at kakaunting abono. So ang kagandahan po dito, nabawasan ng 80% ang paggamit ng abono. So napakataas ng mga puno ng mais natin. So ito yung kabila na traditional na method na paggamit pa rin ng mga insektisidyo at mga chemical based. So ito sir, itong kabilang taniman, nauna to ng kwan sir, 2 weeks. Mga 2 weeks siguro sir. So dalawang linggo na una itong taniman na to. So kung titingnan nyo, maganda rin ang tubo at malulusog din yung mga naging bunga niya. So siguro pwede tayong kumuha ng isa na bunga. Ayan, makikita natin, green na green, healthy healthy. So pwede siguro tayo kumuha ng isa. Ayan, bilangin natin yung layer nung pares lang ba ng variety to sir? Pareho lang yun sir. Pareho lang ng variety. Nauna lang po to ng 2 weeks. 2 weeks. So kung titingnan nyo, halos parehas pa. Halos parehas lang sila ng laki ng bunga. At the same time, parehas ng haba. Halos parehas. Actually, mas mahaba pa yung ginamitan ng microbial inoculant or ating produkto Insta Organic Farm. So ito yung kanina yung nabali, ito yung ginamitan ng microbial inoculant. Ito ahead pa to ng 2 weeks. 2 weeks. So bilangin natin ngayon yung layer ng mais. 3 4 5 6 12. 12. 12 sir. So 12 na layer doon sa
variety na traditional. Anong variety to, sir? 1497 din, sir. 1497, 12 ang lumabas na layer, which is na hindi na madadagdagan yan. Tatabaan na lang yung mga butil niya. Kung napapansin nyo, yung mga butil niya, ayan, maliliit. Samantalang yung sa atin, halos the same sila ng size. Actually, mas malalaki pa yung ginamitan ng Insta Organic Farm. But, ahead 14. To ng 2 weeks. At ang layer nito, umabot ng 14, sir. 14. 14. 14 na layer o layers. Ito naman, 12 na layers. Pero mas ahid pa to or mas matanda pa tong 2 weeks. Ng 2 weeks. Itong mais na to. So, kung napapansin nyo, ayan, lalayuan natin para makita natin yung mismong area. Ayan. Kung napapansin nyo, halos magkasinlaki yung ginamitan ng microbial inoculant at dito sa traditional. At ito, ahead ng 2 weeks. At kung titingnan nyo, mas mababa ang lupa dito ng mga 2 metro. O 1 metro mahigit. Kulang-kulang 2 metro. Pero halos kasinlaki sila. At ang kagandahan dito, mas nabawasan ang gastos ng ating mga magsasaka at mga nagtatanim ng mais. Sir, napakalaking tulong ba ng ating produkto? Oo, sir. Kasi sa kwan pa lang, sa panahon, sa oras, nakasave ka na eh. Kasi kung titingnan natin, ultimo sa bunga, although ahead ng 2 weeks itong kabila, pero nauuna pa, nagiging matured yung ating mga mais na ginamitan ng microbial inoculant. At the same time, mas malaki at mas maraming layers, which is na, ibig sabihin, mas marami ang na-harvest. Tama po ba, sir? Opo, sir. Siyempre, nakikita naman na natin, sir, dun sa pan ng mais, yung line of greens niya. Mas madami yung naisprehan po ng MI. Kahit na mas bata pa siya, sir, no? Oo, sir. Kasi hindi naman na matatagdagan yung kwan, sir, eh. Kitang-kita mo na hindi na yan matatagdagan. Hindi rin mababawasan yan. Sa katipiran, sir, malaki po ba ang nagtipid natin? Sa tipid, sir, malaki rin, sir, ang tipid. Pero ang pinaka-importante doon, hindi na siya aabot ng 120 days. Opo, sir. So more or less, ang tansya nyo, sir, kasi ito, 2 months and 4 days, pero nakita natin kanina yung bunga, medyo maganda na. So, probably another month, pwede na tong harvestin, sir. Tama ho ba? Opo, sir. Dahil sa nagmamature na agad ang mais o yung mga bunga niya, ayan, kitang-kita natin na in just 2 months and 4 days, mas lamang pa rin siya. Then, yun yung kagandahan ng ating produkto na Insta Organic Microbial Inoculant. Then, ang kagandahan po rito, unti-unti niyang pagagandahin uli yung lupa. Dahil before, talagang sumobrang tigas na ng lupa na to, gawa ng nasobrahan na ng paggamit ng chemical-based na product at mga synthetic. So, yung residue natitira at yun yung sumisira sa lupa at nagiging acidic. Nawawala yung natural na organismo ng lupa. So, sa tulong ng microbial inoculant, ibinabalik niya yung sigla ng lupa. So, mapapansin po natin, although parehas na masigla, pero lamang sa araw ang kabila, but still, mas mabilis or mas mauunahan pang mag-harvest using our microbial inoculant. So again, nandito kami sa Bayambang, Pangasinan, sa San Gabriel Second, which is na meron din mga taniman ng sibuyas dito. At ang kagandahan po dito, unti-unti na nilang tinatanggap o unti-unti na nilang ginagamit ang ating produktong Insta Organic Microbial Inoculant. So sir, may mga message ka ba sa mga magsasaka na gumagamit pa rin ng mga synthetic based or chemical based na produkto? Ang message ko lang, sir, sana umpisa na nilang kwan, gumamit ng organic para sa farm nila, para pagkabawal na yung mga chemicals, pagbawal na ng gobyerno, handa na yung lupa nila para sa organic. So ngayon pa lang, umanap na sila ng alternatibo. Opo, sir. So ang masasuggest mong produkto, sir, is? Ang sinasuggest ko, sir, ay yung MI na lang kasi kumpleto na yan eh. Meron ng fungicide, insecticide, saka foliar meron na rin. At yung, the same time, gumaganda pa yung lupa. Yung Insta Organic Farm Microbial Inoculant. Opo, sir. So magkano ba isang box ng Insta Organic Farm, sir? 1,300 po, sir. 1,300. Yun po ay good for? Good for 1 hectare na po yun. 1 hectare na po is pang spray. So yun na rin po magsisilbing insecticide, fungicide,
at pesticide. Opo sir. Then ang abono po nakat ng at least more than 80%, more or less nasa 80% po ang nabawas sa abono. Opo sir. So mas malaking katipiran po. Malaki po sir. At mabilis ang ani. Yes. Opo sir. So ano pang inaantay natin, mag-install organic farm na tayo para sa masaganang ani. Tama eh, power eh. Power.